Ano ang ancient robot? Ano ang power source nito? Bakit nito inatake ang Marichwa 200 years ago? May kinalaman kaya ito sa secret ability ng mga Buccaneers? Siguradong malapit na ibigay sa atin ni Oda ang mga sagot sa mga katanungan na yan. Pero syempre, bilang mga scholars na sabik sa One Piece, susubukan nating magbigay ng mga sarili nating theories tungkol dyan gamit ang mga clues na iniwan na para sa atin sa storya. Sinabi sa atin ni Vegapunk na ginawa ang ancient robot 900 years sa nakaraan ng isang advanced na sibilisasyon, ang Ancient Kingdom. Pero 200 years ago, ilang daang taon pagkatapos ng pagkagawa nito, bigla na naman itong sumulpot upang atakihin ang Marichwa at kamakailan lang gumalaw na naman ito sa Egghead Island. Nakakapagtaka nga ang mga naging paggalaw ng robot na ito. Wala naman kasi itong lugar kung saan pwede itong kontrolin o sakyan ng isang piloto mula sa loob, kaya imposible itong kinokontrol ng isang tao. Kung pinapatakbo naman ito ng isang power source kagaya ng battery o kuryente, ay matagal na dapat itong naubos dahil nga 900 years sa nakaraan pa ito ginawa. Kaya nga ang lahat, kasama na ang mga bihasang scientist, ay gulong-gulo sa robot na ito. Pero kung iisipin natin, nakakita na tayo ng similar na mekanismo sa mismong Egghead Island Arc. Kagaya ng ancient robot, meron pang isang robot na nakapagtataka ang naging paggalaw. Ito nga si Kuma. Naging robot na rin siya 2 years ago matapos sumailalim sa modifikasyon para maging sandata ng world government. Bilang pag-iingat, ipinatanggal ng Gorosei ang pagkatao at personalidad niya upang hindi na siya mag-traitor sa hinaharap. Dahil dito, para na rin siyang namatay. Burado na ang utak niya sa loob ng katawan niya at ang natira na lang ay ang programming na iniwan ni Vegapunk. Sa ilalim ng programming na ito, siya ay nakatalaga na sumunod sa lahat ng utos ng world government na parang isang mindless robot. Wala na ang lahat ng kanyang alaala at hindi na niya kayang gumawa ng mga sariling desisyon. Maski mga matalik niyang kaibigan ay aatakihin niya kung inutos sa kanya. Bukod pa rito, nagpalagay rin ang Gorosei ng self-destruct button kung saan isa-shutdown na talaga lahat ng paggalaw ng katawan ni Kuma in case magloko siya or mabawi ng mga revolutionary armies. Matapos itong i-activate, kahit pa yung robotic niyang programming ay pinatay na, kaya hindi na talaga siya gagalaw kahit pa utusan. Naging literal na tipak ng bakal na lang siya. Pero kahit na ganito, nakita pa rin natin na sumugod si Kuma sa Egghead upang iligtas si Bonnie noong naramdaman niya na nasa panganib ito. Hindi na nga dapat ito posible dahil wala nang pag-iisip yung katawan niya. Kahit si Vegapunk na gumawa ng programming niya ay nagtaka sa mga nangyari. Pero napagtanto ni Vegapunk na baka may posibilidad na nangyari ito sa pamamagitan ng isang sikretong katangian ng mga Buccaneer. Hindi niya ito nabunyag ng buo, pero ang hinala niya ay ang sikretong katangian ito ang dahilan kung bakit nagawang gumalaw ni Kuma kahit burado na ang kanyang pag-iisip. Ano kaya ang katangian ito? Ano pa ba kundi ang kakayahan na ipasa ang kalooban o will sa ibang walang buhay na bagay? Kaya kahit namatay na ang utak ni Kuma, naipasa niya ang kanyang will sa mechanized niyang katawan. Ito siguro ang dahilan kung bakit gumalaw ito noong naramdaman niya na nasa panganib na si Bonnie. Dahil ang will ni Kuma ay may matinding pagnanais na protektahan si Bonnie. Hindi na siya nakakasalita o nakakapag-isip, pero alam ng katawan niya na gusto nitong protektahan ang anak niya. Sa ganitong paraan, ang will ni Kuma ang nagmistulang power source ng robot niyang katawan. Sa sobrang lakas ng will na ito ay nagawa niyang i-power up ang robot na katawan para maglakbay simula Kamabaka Kingdom hanggang Egghead para lang protektahan si Bonnie. Posible rin kaya na ganito rin ang nangyari sa ancient robot? Maaring may isang Buccaneer, posibleng ang engineer or creator ng robot, ang nagpasa ng kanyang will sa katawan ng ancient robot, kagaya ng nangyari kay Kuma. At ang will ng Buccaneer na ito ang naging mitsa sa naging paggalaw ng ancient robot 200 years ago at pati na ngayon sa Egghead Island. Bago tayo magpatuloy, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng theory at analysis tungkol sa One Piece. Pakilike na rin sana itong Facebook page natin dahil magpo-post rin tayo ng mga videos doon. Nasa description lang ang link. Ngayon, kung ang ancient robot ay dating Buccaneer, bakit ngayon lang ito gumalaw? Sa ilang daang taon na nakahimlay siya, bakit dalawang beses lang siya gumalaw? Una 200 years ago at pangalawa ngayon sa Egghead. Simulan natin sa naging paggalaw sa Egghead Island. Kung ang ancient robot ay sinapian rin ng will ng isang Buccaneer, maaring gumagalaw ito kapag nararamdaman niya na nasa panganib ang mga kaalyado niya, katulad na nangyari kay Kuma. Alam natin na ginawa ang robot na ito ng Ancient Kingdom sa panahon ng Void Century. At alam rin natin na malaki ang koneksyon ni Joy Boy sa Ancient Kingdom. At tila parang kumpirmasyon, nagsorry ang ancient robot kay Joy Boy kamakailan lang na parabang malapit talaga sila sa isa't isa. Una rin nating nakita na nagising ang ancient robot pagkatapos mag-transform ni Luffy sa Gear 5. Pero nakita lang natin siya na gumalaw noong dumating na ang lahat ng Gorosei sa Egghead Island. Parabang gumalaw lang siya noong naramdaman niya na nasa panganib na talaga si Nika. So kung si Kuma pinrotektahan si Bonnie, malamang ang ancient robot ay sinusubukang protektahan si Nika sa Egghead Island. Baka nga isakripisyo pa nito ang kanyang sarili para makataka sila Luffy.
Pero mukhang hindi ito nag-a-apply sa pagising niya 200 years ago dahil wala namang sound god Nika noon. Pinanggit nga sa atin ng Gorosei na ang tagal na raw na walang nakaka-awaken ng Nika Fruit kaya halos parang alamat na lang ito kahit pa para sa kanila. Kahit mismong si Sunisha ay kinumpirma na first time niya raw narinig ang Drums of Liberation sa loob ng 800 years. So mukhang walang sound god Nika na nabuhay 200 years ago na nagpagalaw sa Ancient Robot. So kung hindi si Nika, ano pa kaya ang posibleng dahilan ng paggalaw ng Ancient Robot noon? Para masagot yan, suriin natin ang history ng mundo ng One Piece. Alam nga natin na umatake ang Ancient Robot sa Marichwa 200 years ago. Pero ano ba ang isa pang kaganapan na nangyari rin sa Marichwa noong panahon na yon? 200 years ago, ito nga yung panahon kung saan sumali ang Fishman Island sa World Government at dumalo sa pinakauna nilang reverie sa Marichwa. Para sa akin, kahina-hinala ito. Sa hinahaba-haba kasi ng history ng One Piece, bakit nagkasabay pa ang dalawang pangyayaring ito? Una ang pag-attend ng Fishman Island sa Reverie at pangalawa ang pag-atake ng Ancient Robot sa Marichwa. Bukod sa parehas ang panahon, iparehas rin ang lugar na pinangyarihan. Pero hindi lang ako ang naghinala dyan. Pati si Nico Robin ay napansin rin ang koneksyon na yan. Noong binanggit sa kanya na umatake raw itong Ancient Robot sa Marichwa 200 years ago, sinabi niya agad na ito rin raw yung panahon kung saan lumakas yung Fishman Movement laban sa diskriminasyon. Dahil nga nakasali na sila ng World Government. Para bang sinasabi na mismo sa atin ni Oda na may koneksyon talaga ang dalawang pangyayaring ito. Okay, sige. Sabihin na natin na umattend ng Royal Family ng Fishman Island sa Reverie sa Marichwa. Pero bakit naman umatake ang Ancient Robot? Hindi kaya may pinoprotektahan rin nito kagaya ng pagprotekta nito kay Nika sa Egghead at pagprotekta ni Kuma kay Bonnie? Pero sino kaya yung pinoprotektahan niya? Sino ba ang nasa Reverie noong panahon na yon na may posibleng koneksyon sa Ancient Kingdom? Sa tingin ko nga, ito ang Poseidon. Tandaan natin na meron ring malapit na koneksyon si Joy Boy sa Poseidon. Sa katunayan, una nating narinig ang pangalang Joy Boy sa Fishman Island noong binasa ni Robin ang apology letter na isinulat ni Joy Boy para kay Poseidon sa isang poneglyph. Kung natatandaan natin, ang Poseidon ay isang mermaid princess mula sa Ryugru Royal Family na unang nabuhay noong panahon ng Void Century at may kakayahang kausapin at utusan ng mga Sea Kings. Naging kaibigan siya ni Joy Boy at pinangakuan nito na gagamitin ang kapangyarihan niya para tapusin ang isang gawain gamit ang barkong Noah. Yun nga lang, hindi natupad ni Joy Boy ang pangako niya. Pero pinaniniwalaan ng mga fishman na isang araw ay may isang tao na darating upang tuparin ang pangako ng unang Joy Boy. Yung kapangyarihan naman ng Poseidon ay mamanahin daw ng isang mermaid ng royal family every few hundred years. Si Shirahoshi nga ang latest na naka-awaken ng kapangyarihan ito. Pero posible kaya na 200 years ago, may isa pang mermaid princess na naka-awaken ng kapangyarihan ito katulad niya? Posible rin kaya na kagaya nung nangyari sa pinaka-recent na reverie, sumama rin yung nakaraang Poseidon sa Marichwa? At dahil napaka-rare ng mga mermaids, pinag-interesan rin ito ng isang celestial dragon noong panahong iyon at sinubukang kidnapin? At dahil malapit na kaalyado ng Ancient Kingdom ang Poseidon at Fishman Island, gumalaw ang Ancient Robot at inatake ang Marichwa noong naramdaman nito na nasa panganib ang Poseidon. Sabi nga sa alamat ng Fishman Island, kailangan ni Joy Boy ang kapangyarihan ng Poseidon para matupad iyong pangako niya. Ilang beses ring ipinahiwatig sa atin sa storya na masyadong maaga si Roger sa pagkahanap ng One Piece dahil hindi pa pinapanganak iyong susunod na Poseidon noong panahon niya. So malinaw na importante talaga ang papel ng Poseidon para sa landas ni Joy Boy. Kaya kung malapit talaga itong Ancient Robot kay Joy Boy ay siguradong proprotektahan niya ang Poseidon at ang pamilya nito. Isa pa, kahit hindi na-awaken ang Mermaid Princess noong panahon na yon ang kapangyarihan ng Poseidon, ililigtas pa rin naman sila ng Ancient Robot kung napahamak. Bakit? Tandaan natin ang kapangyarihan ng Poseidon ay nakapaloob sa bloodline ng Ryugu Royal Family, kaya nga nila ito napapasa sa mga descendants nila. Yun nga lang, minsan lang na-awaken. Kung mabubura ang buong Royal Family ay syempre hindi na magkakaroon ng Poseidon sa hinaharap dahil sa lahi lang nila ito pwede manggaling. So kahit pa hindi awaken ng Poseidon ng Mermaid Princess 200 years ago, maaari pa rin maramdaman ng Ancient Robot ang kapangyarihan nito na natutulog sa dugo niya. At kung maramdaman rin ng Ancient Robot na nasa panganib ang buong linya ng Ryugu Royal Family na maaaring magdulot ng pagkabura ng Poseidon, ay malamang ay tutulungan sila nito. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi na ulit bumalik sa Reverie ang Fishman Island sa susunod na 200 taon, kahit pa naging parte na sila ng World Government. Dahil nga sa naging masama nilang karanasan noong sinubukang kidnapin ang prinsesa nila. Siyempre, hindi naman nalaman ng World Government na ang pag-atake pala ng Ancient Robot ay dahil sa Mermaid Princess. Sa paningin nila, random lang ang pangyayaring ito kaya hindi nila sinisi ang Fishman Island at napanatili ito na miyembro ng World Government. So ano mga ka-scholar? Kumbinsido ba kayo sa mga teori natin ngayong araw? Kung hindi ka sang-ayon at may iba kang teori patungkol sa paggalaw ng Ancient Robot 200 years ago, ay comment mo na yan sa baba.
Siguradong sigurado natutulungan ng Ancient Robot ang Straw Hats na makatakas sa Egghead. Pero bukod sa kanya, isa pa sa nakikita kong tutulong sa Straw Hats na makatakas ay si Rob Lucci. Sa tingin ko nga ay magta-traitor na siya sa world government. Kung gusto mong marinig kung bakit ko nasabi yan, ay panoorin mo na ang video natin tungkol dyan.